Kong, balikan natin itong paksang ito. No? Mukhang kasing tali ang kamay ng ERC, Kong, eh. Doon sa pagkataas po ng... Meron ba tayong magagawa para sa bagay na ito? Kasi yun ang laging sinasabi po ng ERC na parang approve lang sila ng approve sa mga petition pong inihahain sa kanila sa pagkataas ng sigil ng kuryente, Kong. Eh. Diba, eh, pinaalala ko nga sa kanila kahapon. Kung baka ako nakakalimutan mo. Okay. Yung EPIRA, talagang letra por letra, sinabi niya dyan na yung regulator natin should be strong and independent. At sila yon, ERC ho yung... O eh, sino ka ako yung tinutukoy dyan? Eh, kayo yung regulator dyan. Mm-hmm. So kung wala kayong independent at saka strong regulatory powers, opo, eh, mawawala kayo ako sa ere. Sapagkat ang tungkulin lamang ninyo, bantayan ninyo yung kapakanan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Ano ba ka ako yung parameter ng reasonableness? Opo. Mm-hmm. Kasi binanggit din yan ka ako doon sa desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Opo. Di ba? Oho. Sabi niya, reasonableness. Opo. Makatwiran dapat, ano? Oo. Oh, no. Sabi, kasi kapag... Nakalagay kasi kailangan yung presyo, reasonable eh. Opo, oho. So yung parametro ng reasonableness, sabi niya ngayon, reasonableness, sabi niya, requires such a rate, sabi niya, which is not so low to be confiscatory, but not too high to be oppressive. So hindi ano ba kailangan... Ano ba yung confiscatory sa Tagalog? Eh parang nililibre mo na. O kinukuha na ng gobyerno na walang bayad. Mapang... Kumpiska. Kinamkam ko na, parang gano'n. Mapangamkam. Mapangamkam, opo. Hindi siya masyadong mababa sa panig ng investor. Oo, parang... Upang libre. Maging mapangamkam. Mm-hmm. Parang kinakamkam mo na yung kanyang negosyo. Confiscatory. Opo. Should not be too low, sabi niya, to be confiscatory. Huwag naman sobrang baba. But not too low, do not too high. To be oppressive. Uh-huh. So huwag naman sobrang taas na ikaw ay parang mapanikil na. Mapangamkam laban sa mapaniil. Mapangapi. So nakikita mo, kailangan eh, balansihin mong mabuti yun. Ayun. Di ba? Mm-hmm. Eh, sabi, pinaalala ko pa nga sa kanila, rate regulation is an art that will result, sabi kong ganun, to the distributor being feeling good, but for the best of the buyers, mm-hmm, of the public. So talagang, miski pa paano mo kwentahin, opo, yung balancing act ay nandun. Kailangan ka niya, ang resulta ay good for the distributor, to the public distributor. Okay. Okay. But best for the public. Uh-huh. So kung tutusin mo, parang medyo ano pa nga sa public. Mas lamang dapat sa consumer. Mas lamang ng konti yung consumer, mm-hmm, sapagkat maging mabuti, sabi, mm-hmm, niya, para sa nagdi-distribute ng kuryente. Opo. Yung nagdi-negosyo, opo. Ngunit, mas mabuti. At pinakamabuti, uh-huh, sa panig naman ng publiko. Ayun. Eh dapat naman talaga. Ito yung parametro, ito yung standard, opo, ng inyong gawain bilang Energy Regulatory Commission. Medyo bago eh. Mm. Opo, bago nga. Kaya sabi ko sa kanya, mukha yatang tama ka ako yung aking colleague no sinabi niyang i-defer muna natin ang budget mo dahil yung sagot mo ka ako eh, parang kinakabahan ka eh. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Diba? De, bago lang po sa pwesto yun, Kong, pero matagal na po sa energy sector yun eh. O, baka hindi sa ERC, baka sa ibang departamento. Kasi ito, iba ito eh. Ikaw ang... Doon sa pribadong kumpanya po siya, matagal eh. Ikaw, kumbaga sa pulis, ikaw ang taga-traffic. Opo. O, kapag ka yung taga-traffic, mahina ang kanyang tindig. Opo. Ay magkakabalabalahu ang ano eh, ang mga sasakyan eh, di ba? Dati ko kasi siyang tinatraffic at ano ba naman to, hindi ako makabuelo. Eh ngayon po, nagbaliktad na ang pangyayari. Eh di arangkada na arangkada ko ngayon ito, di ba? Ito nga, yan nga yung napakahirap talaga ng problemang susuungan. Mm-hmm. Abuti na lang pala, hindi yung tinanggap ang ERC, no? Department of Energy. Hindi nga, yung, kasi nung bandang huli kasi inialok na pati ERC eh. Pero sabi ko, wag na, sapagkat meron naman akong babalikan na pwesto. Siguro doon, malaki na naman ang maitutulong ko sa administrasyon. Makapagmungkahi tayo ng mga reforma muna. Uh-huh. Para sa ganun, kung sakasakaling may operuli yan, medyo maganda na siguro tanggapin. Ayun. Sapagkat
Nandun na yung after reforma, di ba? Siguro. De, pero, nandun na yung reforma, eh. Ibig sabihin, may magagalawang ka na ngayon. Mm-hmm. Hindi ngayon na... Nileverage na ika nga, no? Hindi ka man lang magagalaw, ha? Ikong, puntahan ko yung punto na yan. Baka naman ho kasi ngayon, kaya hindi ito magawa ng ERC. Kasi tali din ang kamay nila sa mga umiiral na batas. Magiging tali nga yung kamay mo. Halimbawa, eh, gusto mong, di ba ang usapan, reasonable. Opo. Fair. Opo. And competitive price. Okay. San mo kukunin ngayon yun? Yun na nga po. Hanggat hindi mo binabago yung batas. Halimbawa, yung tungkol na lamang sa pagpaparami ng kuryente. Oo. Ang sabi natin, gamitin na natin ang mga renewables natin. Kagaya ngayon ng direksyon na tinatahak ng maraming bansa. Totoo po. Mapa-nuclear na, maparami pang maraming renewable energy. Opo. Kung halimbawa naman hindi maglalatag ng mga paraan kung paano may encourage naman itong mga developers na to. Mm-hmm. Tawag dito mga developers. Eh. Yes. Okay. Renewable developers. Paano naman silang papasok? Papasok. Halimbawa, nag-iisip siyang pumasok. Sabi ng bangko, magkano bang kailangan mo? Sir, ano po eh, ang itatayo ko po ay 100 megawatts po eh. Ba, okay. Oh. Ay 500 megawatts po. Ano ba kanyang ano mo? Solar po ako eh. Ba, nako. Ito yung kailangan ko po. Oh. Mga 10 billion pesos po. Okay. O sasabihin ng bangko, magpalabas ka ng requirement. Magkumuha ka muna ng ano, kasiguruhan ka niya doon sa bibili sa'yo para pahiramin kita. Delikado. Ang laki ng kinukuha mong inuutang mo sa akin. Dapat may captive gusto ka na pala. Gusto kong makita na meron ka talagang, meron bibili sa'yo. Okay, oo. Alam mo naman kung sino lang namimili. Ito yung problema natin. Isa lang ang malaking bumibili dito sa ating bansa. Oo, oo. At ang gustong-gusto niyang pagbilhan, ang bilhan niya yan. Yung sarili niya. Yung mga kamag-anak din niya. Yung mga pinsang buo niya. Paano kaya nga yun? Yung pinsang buo niya, meron din siyang mga investment doon eh. Opo. O paano ka ngayon may inganyo? Sige. Oo. Samantalang sinasabi natin, kailangan by 2035, Nelson, ang representasyon ng renewable energy, mga 35% na. Uh-huh. Ay, kasi ngayon, ano lang eh, parang 11%. Napakababa pa pala, no? Kasi kailangan pumasok ang renewable para malinis and green energy ang ating ginagamit. Okay. Uh-huh. Nasa ganun, mamitigate natin ang climate change, ganito, ganyan. Maganda naman talagang layunin eh. Uh-huh. Eh, paano mo may encourage? Sabi niya, sabi ng bangko, tingnan ko nga kung meron kang kontrata sa dambuhalang public utility na yan na bibili bumibili ng kuryente. Uh-huh. Halimbawa, ito po. Ah, oo nga. Okay. Bibigyan ka. Hindi. Sasabihin ng ano, ng dambuhan lang, bumibili ng kuryente dyan. Maghintay-hintay ka muna. Isa yun, ha? Isa yun. Okay, ang isa pang magiging problema mo dyan, kung ikaw ay... maraming gustong pumasok, eh. Totoo po. Totoo. O, halimbawa, si Nelson. Isa pang sasaulungain mong problema, yung tungkol sa transmission. Okay. Opo. Bago ka palang gumagawa ng kumpleto na yung feasibility study mo, kasama na doon yung financial study mo, sinabi na ng banko na okay na, sapagkat meron ka ng ganito, may merkado ka na eh. Opo. Pagpalagay mong ikaw ngayon nagkapalad na mabigyan kang priority ng bumibili ng kuryente. Mm-hmm. At binigyan ka niya na, ito, meron ka na kanyang merkado sa akin. Opo. Pupunta ka ngayon sa ano sa transmission. Transmission naman, oo. Oh. Pupuntahan mo ngayon yung National Grid Corporation of the Philippines. Opo, NGCP. Oh. Pagpunta ni Nelson, sasabihin niya kami, yung feasibility mo tapos na. Opo. Binigyan ka na ng go signal ng DOE. Opo. Bibigay mo ngayon sa NGCP. NGCP, ito na yung aking ano, study. Oh, ito na. Oh. Kasi kaya ka pupunta ron. Para dadaan ka sa grid eh. Siyempre po, sa expressway. Ika nga, oo. Paano ka magbebenta kung hindi ka dadaan doon sa kanyang transmission? Hindi mo maihahatid yung kuryente. Doon mo padadaanin sa mga hanggang sa umabot doon sa bibili sa'yo ng kuryente at yun namang bibili sa'yo ng kuryente, idadalin niya sa mga bawat bahay. Mga electric cooperative siguro yan. Ano sasabihin ng NGCP sa akin ko? Ito sasabihin niya sa'yo. Nelson. Mm-hmm. Kapag ikaw kanya ay pinaladpalad dito. Okay, opo.
In 2 years time, makakadaan ka na rito sa aking grid, sabi niya. Ba? Sa mga tuwid, 2022 ngayon, balik ka sa akin sa 2024, Nelson, mag-usap tayo kasi ngayon, marami pang nakaparadang dadaan sa aking grid. Okay, okay, oh. Mawawalan ka na naman ng gana doon. Oo, naman. Oh, 2 years. Pinayagan ka na nga eh. Mm-mm. Napirma na mo yung kontrata. Pagkapirma mo ng kontrata sa banko, tumitik-tak na yung interest noon. Okay. Pagkatapos sasabihin niya sa'yo, kaya ka lang pumunta doon dahil doon sa tinatawag na grid impact study. Mm-hmm. Ito yung GIS. Okay. Hindi mo na naman kaibigan yun. Kailangan, marami kang kaibigan doon eh. Oo. Ngayon, kapag sinabi, okay. Kasi meron tayong... Opo. Kaibigan na maliit lang naman gumagawa ng kuryente. Isipin-sipin yung natakma. Ito yung mga problema niya. Oo, pagkatapos, ilan ba ako yung ano mo? 10 kilowatts lang ako kung dante. Napakaliit lang pala, oh. Ayaw niya akong padaanin doon. Uh-huh. Ano daw ang mabuti? Baka may kakilala daw po kami na maaaring makapagano sa kanila. Uh-huh. Sige ka, kundi gawin natin. Bakit daw ayaw magpadaan? Di ba, expressway nga sila lahat. Kumbaga, pwede kayong dumaan. Sige, makapagsusupply kayo sa amin. Kasi pinadadaan naman nga muna yung una yung mga may pinsang buo dyan eh. Oh. Sapagkat may priority. Congested itong ano mo eh. Walang iniwan sa ano yung toll gate mo. Di ba? Opo. Pag unahan yung ano, di ba siksikan kung sino yung mauuna doon. Sa gate mismo. Eh, meron ng RFID dito pero hindi pa rin makapasok eh. Oo nga po. Nakuha mo kung gaano kakomplikado. Ganun. Nag-usapin dito ngayon sa Oriente. So, dapat pag-ayusin muna ito. Dapat maayos lahat ito. Hindi ba, akala ko pa lang, siyempre, kung expressway ka, dapat welcome kayo lahat, tali kayo. Kasi kulang pa nga tayo ng supply, kaya nakailangan nga ng supply ng ating mga kababayan eh. Eh, pagkatapos, may ganun palang problema. Tsaka nag-background pa nga sa ibang lugar. Hindi pa yan. Halimbawa, merong excess yung Mindanao na Oriente. Oh, yan. Halimbawa, sobrang nila. Pwede mong i-export sa bandang Bisaya. Particular na yung Cebu at saka yung Panay Island. Dapat naman talaga ganun ito. Pero hindi pa nangyayari yun? Hindi nga, kasi nga, dapat... Merong parallel lines kasi. Dapat mag-invest ang NGCP dyan. Ayun. Kulang na kulang doon. Uh-huh. Dapat under, parang submarine cable ang kailangan doon. Ayun. Parang tulungan ngayon. Opo. May excess power ka sa Bisaya, dalhin mo sa Luzon. Ayun. Very convenient po yan. Oh, very convenient. Opo. At saka practical. Ganunan lang. Eh, hindi eh. May sobra siya sa ano, hindi naman yung ma-export. Ayun. Ganun baga. Kaya pala yung mga kakilala ko, ito simple lang ko, mga bahay-bahay, di ba naglalagay sila ng solar. Ito palang solar, kapag bandang umaga, pwede mong ibenta sa Meralco. Mm-hmm. Ano ha? Tapos sa gabi naman, kung ano ka, di gabitin mo yung sarili mong kuryente, plus or minus lang, mas malaki pa rin daw binabawas niya kasi ang solar na kinukuha nila, murang-mura pala na kinukuha tapos ibinibenta lang nila ng mahal. Yes, tama yun. Oh. Dahil, kumbaga sa bahay, okay lang yun. Kasi hindi ka lalagpas ng 100 kilowatts dyan. Opo. Okay. Pero kapag yung malalaking mga developers, marami siyang mga espasyo, mga solar panels, malalaki. Opo, malawak na. Madi-discourage siyang gumawa niyan kasi... Wala siyang bebentahan. Ang cap niya is hanggang 100 lang. Paano kung makakaproduce siya ng 300 kilowatts? Mas malaki. Anong mangyayari sa 200? Hindi naman niya may bebenta. Sayang yun. Kailangang palitan yung regulasyon ng ERC. Palitan mo yung 100 cap na kilowatts. Kaya pala ang daming solar investor sa Pilipinas. Hindi yung mahihabong. Oo, puro small time. Oo.